Kamusta po kayo? Mabuti, mabuti naman. Five. Sige po, bago po tayo mag-start, tayo po ay manalangin. Amen. Panginoon, magandang gabi po sa inyo. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat at pinadakila ka sa aming buhay. Ngayong gabi ay binigyan niyo po muli kami ng pagkakataon na makinig sa inyo at matuto. Hayaan niyo po na kami po ay baluti ng inyong ilaw upang kami po ay patuloy na makaunawa ng inyong gustong iparating sa amin, ipaunawa sa pamamagitan po ng Bible School na to. Hayaan niyo din po, Lord, na ikaw ang patuloy na maitaas sa lahat po ng aming mapapag-usapan sa world religions at sa orientation po na gagawin po namin ngayon. Let it be, Lord, that your name be praised in everything. In Jesus' name, amen. Maingay na naman yung as. So, okay naman po yung audio ko ngayong gabi. Ano po? So, sorry po sa... Ay, wait lang po. Yung sa ating intercultural communication, na-overwhelm po ang karamihan. Ano po? Pasensya na po. Pero I think ngayon po sa ating world religions ay lesser po yung ating requirements. Although hindi po natin ibababa yung quality ng ating course and also yung mga requirements natin. And as always, remember na hindi man ito yung very formal na Bible school, pero this is an opportunity para po sa bawat isa na mas matuto, mag-grow, tapos somehow ma-experience yung totoong Bible school, kumbaga parang prototype ng isang Bible school. Pero actually, Bible school talaga tayo and we are also in partnership with an institution which is yung PPA. So before we start po sa ating world religions, we'll actually have this night as a sort of orientation and road mapping sa atin pong Bible school. So, kung maaalala nyo po, we are taking IICS. Ano po yung program natin is Institute for Intercultural Studies. I-share ko lang po. Ay, wala po pala. IICS, which is our program, IICS, or Institute for Intercultural Studies. Ito po yung ating program. Meron po tayong four courses. At yun po yung number one, Biblical Theology of Missions. Number two, intercultural communication. Number three, world religions. Tapos yung pang-apat po is yung practical ministry. Supposed to be cross-cultural church planting. We'll talk about that. Or masyadong broad po. So, and it requires siguro yung mga malayong ministry kasi nga cross-cultural. Pero we will talk more about the practical ministry and ministerial work. Pero mas i-discuss ko po ito mamaya. Just to give you an overview ng kung nasan po tayo. Ano, kasi we are doing a road mapping. So tapos na po tayo nitong Biblical Theology of Missions. And kakatapos lang po natin ito or patapos na dahil may mga hinihintay pa po tayo na final exams po. Hanggang second week of September po natin yun in-extend yung ating requirements sa intercultural communication. So ngayon po, we will start with world religions. And this will be taken today until sa 8th. Saturday. 8 weeks po natin gagawin itong world religions. And later, ibigay ko din po yung overview about sa world religions and yung practical ministry din mamaya. So, ang
I-discuss lang po natin no, yung mga requirements no, sa intercultural communication. Sobrang dami na overwhelm po, marami po sa inyo ang na-overwhelm. And sorry po kung sobrang dami. Pero it's part of our Bible school, no, part of our training. And siguro kung meron lang akong i-advise based sa aking sariling experience is yung iwasan po natin na mag-cramming. And that's why siguro, kung maalala niyo po, every time na mag-start tayo ng itong sa BT, itong IC, kahit yung sa bibliology natin, na binibigay ko po first day natin yung syllabus, yung mga requirements, yung mga grading system, ano po lahat po yun, di ba, binibigay po natin umpisa pa lang para po may overview po kayo kung paano ibabudget na yung time. And siguro may fault din ako, so nagsasorry po ako kasi may time siguro very hindi maluwag or hindi ako nagiging ganun ka strict ano po sa ating ano yan mga due dates, no, na perhaps I should have given you the weekly juice. Hindi po juice na iniinom yung mga due na paper, ganyan. And nawa po hindi nyo po isipin na ginagawa ko po ito para mag-suffer tayo. Okay, malus yung passion natin na parang ano ba, minsan nagsusulat na lang tayo or nagsasagot tayo ng mga exam or quizzes, maaring sa puso natin wala na yung ano, yung passion para kay Lord, parang out of doing the requirements na lang. So nawa po hindi po tayo dumating sa ganong part ano, na nawa ma-enjoy pa rin natin, kasi I believe anong tawag dyan? I believe naman na kaya nyo gawin. Kasi hindi ko naman din po yun bibigyan na requirements na yun kung nakikita ko po na hindi po ninyo kaya. So, yun po mga requirements na yun, nakikita ko naman po out of your abilities, capabilities, kaya nyo po magawa. Siguro dahil lang sa sobrang dami nyo din pong ginagawa sa buhay. Ang iba po nag-aaral, ang iba nag-work na, na sobrang demanding ng work. So, I still encourage everyone na level up din tayo ng ano, ako din personally yun din ng ano ko, struggle, yung bang everyday chine-check natin yung commitment natin sa Lord, na ito kahit Saturday lang tayo nagkikita-kita, it's still Bible school, it's still part of our discipleship sa Lord. And yung ginagawa po natin, it's Bible school. Parang sabi ko din po kanina na it's a taste of what's happening in the Bible school, na sobrang dami po actually nang nangyayari. And we're just being considerate talaga ngayon kasi nag-ano tayo, no? Pinagsasabay natin yung word, yung pag-aaral, yung itong Saturday class natin. Pero just to share po sa inyo, ako po, pinagdadaanan ko. Ako din po may work din 5 hours a day at least, no po. And may ministry din po kagaya po ninyo every weekend, Saturday and Sunday. And then of course, before Saturday and Sunday, we have preparations para sa weekend na yon. Tapos nag-aaral din po ako ngayon para sa akin PHM sa Westminster. So every Tuesday and Friday may Zoom din po kami, Zoom class. So the whole morning yun ang Tuesday and Friday, and then every week then para doon sa mga klase na yun, may requirements din kami na 200 pages per week. Tapos doon sa readings na yun, kailangan magsulat din ng digest na 1 or 2 pages na Reader's Digest. So every week po yun. So yun din po yung ginajuggle ko. Kaya naiintindihan ko po yung pinagdadaanan nyo, kagaya nyo din po.
ako din ay maraming pinagkakabisihan at dumadating din sa point na burnout ka na, tapos may times na sobrang dahil nakaka-overwhelm, parang tinitingnan mo pa lang yung gagawin mo. Gusto mo na muna matulog. No? Pero these are the moments na binibigyan ni Lord ng opportunity maalala, maunawaan kung para saan talaga yung ginagawa natin, para kanino ba. And of course, yung sagot dun sa mga tanong na yun, si Lord talaga. No? We are doing these things para kay Lord, and kasama natin si Lord sa mga ginagawa natin. So, mapalad tayo na may Bible school tayo online these days, kasi noon, di ba po, kailangan pa natin bumiyahe ng malayo para makapag Bible school or seminary. So we are really blessed to have this Zoom set up para po sa ating Bible school. So again, nung po sa ating intercultural communication, sorry po dun sa mga na-overwhelm talaga. And siguro nabigla din po dahil sabay-sabay. Pero yun po, sabi ko kanina, we can manage by avoiding cramming. Actually, natutunan ko po yan sa seminary noon. Kasi grabe po talaga sa seminary ko. Nakwento ko po sa inyo lahat. Lalo na pag due date na yung mga papel. Ayun po pala, may papers din ako na sinusulat ngayon, 25 pages, dalawang 25 pages. Pero due pa naman nun ay November, pero kailangan unti-untiin. So, ganun po sa seminary, sobrang hirap, ma-overwhelm ka talaga. Tapos, doon ko po natutunan talaga na iwasan mag-cramming kasi nakaka-burnout po ang cramming. So hanggat may panahon, no, malayo pa, ang natutunan ko po na style is nire-require ko yung sarili ko na dapat 2 weeks before ng due date, nagawa ko na lahat. Para kung may mga adjustments man na gawin, okay na, medyo maluwag na. And that, ganong way po ako nagpa-function. So maaring may mga iba po sa inyo na hindi katulad sa akin na mas nagpa-function na nagka-cramming. May mga kilala din ako na ganun. Pero kung kayo po ay katulad ko na hindi maayos ang function kapag nagka-cramming. So yun po yung pwede nating i-adapt na style. Kaya po kaya po nang sinabi ko kanina, every first day ng course natin sa orientation, sinasabi ko na po lahat ng mga requirements natin para mapaghandaan. Mabudget yung time. Kung meron po kayong calendar, bilugan nyo po yung mga dates. So, yun din po, part din po ng management ko. Dito meron akong calendar. Lahat may bilog. Ayan, nakasulat kailan yung due, ng ganitong papel, ng ganitong assignment, ng ganitong quiz, kailan siya, para nababudget natin yung time. So, June 11 po tayo nag-start ng intercultural communication. And now is August 27. So, June 11, June, July, August. So, more than 2 months na po tayo sa intercultural communication. And now is World Religions. So, lagi po nating tandaan na sa kahit ano po nating ginagawa sa ministry, sa Bible school din po, hindi po natin 'to ginagawa na mag-isa or as a church, kundi ginagawa po natin 'to na kasama natin si Lord palagi. Katabi po natin si Lord na habang natututo tayo. So kasama natin si Lord. So always remember that.
And mga kapatid, masaya po ako na nakikita kayo every Saturday kahit sobrang busy nyo talaga. And nakita ko po yung pati mga sulat po ninyo, yung mga papers ninyo na babasa ko, na na-encourage po ako na mabasa yung mga yun. Kasi nakikita ko din po na somehow may natututunan po ang bawat isa. And nakikita ko po yung lalim natin sa Panginoon at patuloy po natin na paglalim and pag-level up sa Kanya. So, just be open din po palagi kasi marami pa po tayong matututunan sa Lord at marami pa tayong pag-level up pagdating sa pag-aaral sa Kanya. And let's always remember na nag-aaral tayo not because para may maipagyabang tayo, may maipagmalaki, kundi para meron po tayong weapon. Kasi nakita po natin, 'di ba, sa mundong 'to, sobrang titingin tayo sa paligid, grabe na po ang mga nangyayari sa paligid. And tayo po, mga sundalo po tayo ng Panginoon. And bilang sundalo, dumadaan po tayo sa matinding training. Ano yung training na hindi ba ano, mga pabebe na training. Hindi na po ganun tayo, kundi yung grabing training na po, intense training when it comes to discipleship. Kasi matindi po yung labanan in the spiritual realm. Kung titingnan nyo po sa social media, sa YouTube, may mga makikita po tayo dyan ng mga teachings. Last time nga, may nakita na naman ako ng mga kung medyo mababaw ang iyong pananampalataya, madadala ka talaga sa mga teachings nila, sa mga false teachings. Yung isa, sobrang galing niya magsalita. Tapos, he was talking about the, kung narinig nyo na yung mga Gnostic Gospels, yung bang mga gospel na wala sa Bible, na pilit nilang pinapaniwala ang mga tao na gospel, ito na dapat na isabay sa Bible. At bakit hindi sinabay sa Bible? Kunyari po yung gospel ni Thomas, yung gospel ni Judas, gospel ni Mary Magdalene, may mga ganun po, gospel ni at sulat ni Barnabas, yung mga ganun na hindi, kung titrace po natin sa history, hindi sila naisabay dahil hindi napatunayan. Kumbaga, malabo yung historical background, yung authorship, yung authority, wala. And yung coherence niya doon sa talagang history, yung redemptive history na dinesign ni God, hindi siya nag-fit talaga doon. Pero yun po, maraming mga false teachers na ikiklaim na yung mga yun po ay dapat daw kasama sa Bible, and may mga pinapakita pa silang mga teachings, mga doctrines na dapat pinaniniwalaan natin. So, tayo po nag-aaral sa Bible school para mas tumibay yung sinasabi ba ni Paul na helmet of salvation na meron tayo, na hindi tayo basta-basta masasway ng mga maling katuruan. Kasi noon pa man, grabe na din yung, kung babasahin natin yung mga sulat ni Paul sa iba't ibang churches, no, sa Romans, sa Corinthians, sa Galatians, at sa lahat ng yun na epistles niya. Ang dami po doon na sulat ni Paul na tungkol sa pag-warn sa mga churches na beware of these false teachers, of these false teachings. Ano? Kasi noon pa man, marami nang gusto magpasok ng maling katuruan sa mga churches. So, ito po, part po tong Bible school natin para po sa ating pagkakaroon ng higher sensitivity sa mga false teachings na makita pa lang natin, bumuka pa lang ang bibig ng false teacher, alam na natin na, oops, mali. May something dito sa teaching niya, hindi ito tama. At hindi natin dapat hayaan na ma-penetrate sa church dahil kawawa po ang
congregation kapag pinasok ng lesson ang ating church. So, I want to reassure you, my brothers and sisters, may brothers ba tayo din? Parang puro sisters. Na ano, lahat po ito na natututunan natin, it's all to be used by the Lord to bring out the best sa atin bilang mga ministers sa church, bilang mga workers sa church, workers sa ubasan ng Panginoon. Ano, and let's be more serious siguro. Maaring iniisip natin sa nung mga nakaraang courses, ano lang yan, Bible school lang yan, every Saturday, no? Okay naman, mabait naman si Ate Lanyo, okay lang, hindi magsabihan yan. Pero, nawa, ano, mas sipagan po natin, kasi marami po tayong matututunan sa Lord, and actually, kung isa sa puso natin pa ng sobra, ma-enjoy po natin yung mga matututunan natin. Kasi about yun kay Lord eh. At saka sa kung ano yung ginagawa niya sa mundo. And also, sabi sa ano to, sa 2 Timothy 2:15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Ito po, isa sa mga pinanghawakan ko noon hanggang ngayon, habang nag-aaral. No, kahit po ako ay ito na somehow makaka-relate dito si Pastora Linda, no. Minsan po ang ating isip, ano po, ang hirap na po yung mag-memorize, no. Ang hirap minsan intindihin yung ibang bagay. Pero patuloy pa rin po tayo nag-aaral kasi po ito is, lagi ko po tong naaalala. Kasi pag humarap po tayo sa Lord, no, tanungin din tayo niya na handle ba natin ng mabuti yung salita niya? Ginawa ba natin yung best natin? Did we do our best para ma-present natin sa Lord yung sarili natin na talagang inaral natin, no, yung salita niya at hinandle natin yung truth niya. Hindi tayo na-sway sa mga wrong teachings ng mundo. So, tandaan po. Nawa natin ito lagi no, 2 Timothy 2:15. Bilang mga workers, we are to correctly handle the word of truth. At magagawa lang po natin ito kung patuloy po tayo na mag-aaral ng salita ng Diyos. At yung pag-aaral na yun, hindi lang, opo, may sarili tayong devotion, ano po, every day may devotion tayo, may Bible reading tayo, nagsusulat tayo ng devotion, inaaral natin ng tayo lang. Pero important pa rin po na ganito na we come together and we study the Bible, study different courses sa school kasi para ma-equip tayo sa ministry, and we allow our teachers to be used by the Lord para po sa pag-advance ng knowledge about Him. So, punta po tayo muna dun sa ating ano ulit, no, sa IICS. At i-present ko lang din po yung aming mahabang ano ni Pastor Ali kanina. Medyo mahaba, i-summarize ko na lang po. Yung IICS po natin na program or curriculum ay still under TPA din yung ating magiging certificate, yung ating recognition. Once na matapos po natin yung IICS, yung apat na ano po courses. So ngayon po nasa pangatlo na tayo. So isa na lang para po ito sa mga credit students, ano po. So sabi ni Pastor Ali, for us to get accredited doon yung at ma-issuehan ng certificate of achievement, aside po sa akin, meron din silang UK tutors na i-assess din yung mga sinubmit nyo pong quizzes, yung papers, no, yung mga
sinasubmit yung po ko na alala niyo, may mga sinasubmit mo kayo sa aking reflection papers, na pati po yung final exam na kukunin ko po by September. Lahat po yung ipapadala kay Kila Pastor Ali, and there are UK tutors na mag-a-assess din po nun para maging ma-endorse tayo for certificate of completion. Tapos by completing yung apat na courses, sabi ni Pastor Ali, we need to raise po $7, parang 380 pesos po ito per student, no? Sa credit students po. Parang ganun po, 380 pesos to cover din yung ano, yung kasi scholarship na po yan actually. Ano siya, umaabot siya ng magkano ba yun? $40 per course nga yun sa kanila. $40 is 2,000 pesos. O tayo po apat, so parang 8,000 pesos. Naging ano na lang siya, $7. So 380 pesos. So grabing scholarship na yung binigay. Pero ano ko lang po yun, estimate ko lang po yun ha, yung 8,000. So, we just need to talk about this later on, yung $7.5 per credit student. So, siguro mga next year na po to, January, ganyan, sa graduation na natin, before graduation. So, I'm just telling you this para, again, meron tayong time to prepare. So, 380 pesos, kung di pa ako nagkakamali. So, depende po yun sa inflation. So, yun po. So, world religions. I will talk about the requirements in a bit. Yun po na mention niya. So, kung may tanong po kayo dito, oops, may chat. Kailan po attend? By next year pa, mga January pa, siguro. Mau. So, ayun. Kung may tanong po kayo dito about kay Pastor Ali, mamaya po, kahit i-note nyo po muna, we will talk about it later or sa chat po. So, ito po, just to give you an encouragement, ma-encourage tayo or ma-excite somehow. So, next year, magkakaroon po tayo ng exposure trip. Pero hindi po ito para sa lahat. So, sa mga gusto, sa mga tinawag ng Lord na sumabay sa exposure trip. Anyway, kailangan po, maliit lang po itong team na to. So, kung may kung sa inyo pong palagay ay ang Lord ay gusto kayo pasamahin sa exposure trip na to, I'm just giving you an overview. Ang exposure trip is para po ma-expose tayo sa kung anong merong culture doon sa lugar na yon. So, probably mga first quarter or second quarter ng 2023 po ito. And, yan. Just start praying about it. May mga requirements po sa mga gustong sumama sa exposure trip na to. You need to attend UPM. Ito po, via Zoom lang naman to. May prayer meeting kasi yung United Prayer for the Muslims. So, every 14th of the month. So, ang susunod dito ay September 14. So, via Zoom. So, para lang po ma-expose tayo sa mga ngayon, mga committed na nag-pray about sa mga Muslim people around the world. And especially sa atin po dito sa Pilipinas, dito sa Mindanao. Also, yung requirement is dapat graduate ng IICS. So, kaya next year po ito, kailangan graduate ng matapos po yung apat. So, ngayon po, may world religions tayo. Pag natapos ito, yung susunod naman, so, apat na matatapos. So, graduate
magkakaroon po tayo ng graduation next year. So, pangatlo, pastors, referral si Kuya Paul. Dapat na may approval ni Pastor Paul yung iyong pagsama. And later on, itong medical clearance, madali na lang yan makuha. So, again, sa IICS, dahil isa yun sa requirements kung ikaw ay gustong sumabay sa exposure trip, gagraduate ng IICS, ito yung apat na kailangan matapos. So, maybe you have finished this. I think lahat naman po kayo nakapag Biblical Theology of Missions, ano po. And then yung last time, yung Intercultural Communication. And then now is World Religions. And next, kailan ba ito? Ay ma'am, ito pala. Meron tayong ditong roadmap ng schedule. Yeah. So kung maalala nyo po, nung January 5 tayo nag-start ng Bibliology. And then March 19, nag-Biblical Theology of Missions po tayo. And then nung June 11, nag-start tayo ng Intercultural Communication. And then today, World Religions. So mami, I will talk about this. Ito lang po ang ating magiging requirement sa World Religions. So isa lang. And two quizzes, pero mas manageable yung quizzes. I will explain later. Tapos, after October 15 ng paper sa World Religions, sa October 22 pahinga muna tayo. And then, October 29 start naman tayo ng pinaka-last na course, which is Practical Ministry. And then, ito pong Practical Ministry, actually, every Saturday, parang relax lang tayo nito, walang requirements. Actually, kinig lang tayo, notes lang po kayo kung gusto nyo. Pero, pagdating po ng January 7, magsasubmit po ang bawat isa ng 20-page na ministry report. Pero huwag po tayo ma-overwhelm sa 20-page kasi yung 20-page na yan po ay may mga pictures naman. So, pwede sa isang papel, may dalawa kang pictures, tapos konting caption, ganyan. So, at pwede yan Tagalog po? Opo, pwede yung Tagalog. Pwedeng-pwede. Opo. So, pero mas i-discuss natin ito later on. Pero just to give you an overview, ministry report, pwede po yan na mag-start po tayo doon sa pinakauna, paano ka naging Christian, tapos saan ka nag-umpisa mag-serve na ministry, music ministry ba yan, sa preaching ba yan, or sa kung sa kids ba yan, o sa youth, or kahit saan. So, parang magbibigay ka ng road, sarili mong roadmap sa pagdating sa ministry. Ngayon, kung nasaan, saan ka na, and then magkakaroon ka ng sarili mong yung prayer mo or yung vision mo kung saan ka tinatawag ng Lord, kung anong ministry man yun. So, yun yung magiging coverage ng ministry report. And actually, parang nakaka-excite nga po yung gawin, no? Parang ano din, diary ninyo, dumating man yung time na bigyan tayo ng Lord ng mahaba, nawa, bigyan tayo ng mahabang healthy life ni Lord. Tapos we will look back dun sa ministries na meron tayong makikita, nare-remind tayo na, ay, ito na pala yung mga ginawa ng Lord at ito na yung ginawa namin ng Lord over the years. So, yan po yun. Sa January 7 ang June nun. So, sa ngayon, let's take it one step at a time. Nasa World Religions po muna tayo. So, ayan. So, bago tayo mag-move forward dito sa World Religions, meron po ba kayong questions at this point dun po sa ating mga sinabi nitong mga nakaraang minuto? Yeah. World Religions. Oh, ito po ang ating course ngayon. Na-excite po ba kayong makilala pa yung iba-ibang world religions? Na aside po sa atin na Christianity, marami pa pong iba. May Buddhism,
Anto bahay, mga minor religions po ito. Pero ang mga major religions ay ito po, Christianity, Buddhism, Islam, ito, Hinduism, and then yung mga national religions like Taoism, Shintoism, yan, Judaism. So, yan po. Yan po yung mga religions na pag-uusapan natin. Sino sila? Ano yung mga paniniwala nila? Nasaan sila? Paano sila maaabot? And let's look at this ano na lang. No? Yung sinend ko po to sa GC natin, yung page. So let's talk about the syllabus siguro. Ito sa mga dati nating pages and the prayer guides, this will help us more kung sino po yung mga ipagpe-pray natin ng mga people groups and ano yung mga prayer items about sa kanila. And then quizzes. Ito po, yung quiz natin, meron lang po tayong dalawang quizzes para sa world religions. And hindi po kayo masyado mahirapan i-manage kasi may dalawa or tatlong sessions po tayo na bago tayo mag-start ng discussion, ay ite-take na itong quizzes. So, isusulat nyo po, ma-i-flash lang yung question, tapos isusulat po natin. So, medyo, karamihan subjective po yun. So, essay type, kahit maikli lang. So, sulat, tapos picture, send lang po sa akin sa PM, and then mag-ano na po tayo, po-proceed na sa discussion para dun sa time na yun mismo, matapos natin yung quizzes. So, hindi naman ganun kahirap. Lalo na pag subjective po no, yung exam. Kasi sarili mo namang saloobin and based sa mga pangunawa. So, nandiyan pa rin yung link natin sa PK kasi somehow connected pa rin siya sa world religions, di ba po? And I think napanood na po ng karamihan sa inyo. Also, yung Itaw documentary. So, suggested readings, andyan din po yung link. Pero, suggested lang po yun. So, hindi siya required. Kung sipagin po tayo magbasa, meron po tayo dyang mga babasahin na marami pa. And of course, yung syllabus natin nandyan. Syllabus, yan po, nakasulat yung mga requirements and grading system na ito pong sasabihin kong susunod. Yan po, ito po yung laman ng syllabus natin. Yung course description. Yan. This course is a critical introductory survey of the major religions, traditions in the world today. So, yung major traditions na to, yun yung thumb. Ibig sabihin, ng, ano bang tawag sa ganito? nasa dulo ng dila ko. Yung thumb. Acronym po. Acronym. Yes, acronym din. Meron pa isang term eh. Nakalimutan ko. Pero yes, acronym niya is thumb. Tribal, Hinduism, and religious. The Muslims and the Buddhism. Of course, ito yung yung mga non-Christians. So yung thumb yun. So we'll talk about this thumb. So a little overview of some more minor traditions then will be discussed as well, such as the rest of the national religions. Yung animism then we will talk about that and other religious movements like Scientology, Satanism. And then students are to be challenged to investigate the belief, structure, ritual system, sacred literature, social dimension, and historical development of each tradition. So these are the expectations. So we should know, understand, and able to explain major and minor religious traditions in the world. Name at least some of the locations in the world kung saan nandoon yung mga religions na yon. Somehow to master at least one religious tradition apart sa Christianity and by accomplishing a good oral and written report. Ito yung ating nag-iisang requirement sa dito sa world religions. And stir up hearts
outside the Bible school for the burden of reaching out to the different religions in the Philippines, Asia, and the world. Develop a strategy for communicating with a specific group of people and sharing the message of Jesus Christ and his salvation. So requirements, attendance. Pwede naman tong pag-usapan. Pero I think wala naman somehow sa inyong masyado nag-absent. So it's fine. So quizzes, dalawang quizzes. I think ito pwede pa itong magbago. Maaring may quiz tayo next week. Depende sa itatakbo ng ating discussion. Or not, next week or next Saturday. Ito po, reflection paper or short video presentation. Pipili po kayo ano po ang gusto nyo. Magsusulat or gagawa ng video or magre-report. Kahit PowerPoint lang sa Zoom. So, kayo po ang magde-decide. Ang magiging laman po ng paper, kahit maikli lang to, kahit one page lang ng reflection paper or research paper, ay tungkol sa isang, pipili po kayo ng isang religion and then yun po ay yung i-research ninyo. One page or more, yung religion na yun, saan yung mga lugar na yun, yung mga major things about that religion. Yung mga paniniwala nila, paano sila manamit, yung mga ganong details po. And kailan nga yung June nun? Ayan. So, ayan, ito po. October 15 ang due ng paper or ng video presentation. So, maikli lang. So, yan lang po ang requirement natin sa world religions. Hindi tayo masyado ma-overwhelm ngayon kasi more on talaga siya. Research and discussion. And ang good news, walang final exam sa world religions. So, attendance lang, participation, yung paper, ito po, or presentation, video presentation. And then, yung quizzes na gagawin natin before discussion. Saturday mismo siya gagawin. So, yun po ang ating syllabus. Yeah. Ito yung ating mga gagawin sa 8 days. Pero subject to changes din sila. So yan ang good news, no. No final exams. So start na din po siguro tayo mag-isip or ipag-pray kung anong group of people or religion yung gusto po nating i-explore, i-research. Pwede nga po yung kahit maliit lang siya na mga cults. Kunyari po dito sa Ginabatan, meron ditong kulto na yung We Love Lola, kung narinig nyo na po yun. And pwede din explore yung kagaya ng Kikiboloy, no, yung kanyang grupo doon sa Mindanao. So maganda po na nare-research natin yung mga grupo na to, mas may naintindihan natin paano sila mag-isip and saan ba nagkaroon ng mali doon sa mga doctrines na tinuturo, mga beliefs. So, meron po ba kayong katanungan doon po sa ating orientation ngayong gabi?
Okay lang po ba yung mga requirements natin? Manageable po ba? Kasi may mga nag-message na gusto na lang mag-audit. Inisip ko, sayang naman. Kasi apat lang yun eh. At saka itong IICS na program natin. Konti na lang makukompleto nyo na. And pwede naman tayo magbigay ng grace dun sa mga gusto nyo pa po ihabol na requirements. Pwede pa ihabol yun. Tapos, itong mga susunod. So, hindi naman tayo ganun kahigpit. So, you can always submit your requirements. And lalo na ngayon, medyo maluwag ang schedule natin kasi ang World Religions, isang papel lang naman siya. Kunti lang. So, okay lang po ba sa inyo itong requirements natin ngayon? The World Religions. Okay lang po ba kayo? Sayang naman kung mag-audit, kung kaya naman mag-credit, tapos natin yung IICS na program natin. Wala po kayong tanong or reaction? Okay lang po ate. Okay. May hinanap akong video. Wait lang. Gusto ko po panood sa inyo bago po tayo maghiwa-hiwalay. Kaso, parang wala dito. Alam kong napanood. Ay, napanood niya na pala to. Wait lang. Ito na lang na ano. Parang fast forward na kung paano nag-grow yung bawat religion sa mundo. So, nawa ngayong gabi as we depart from Zoom, ipag-pray po natin itong mga religions na to, no? Na ating mapapanood. Paano nag-spread? Ayaw bumaba. Paano nag-spread yung mga religions today? Mula pa noon. Before pa yung Old Testament. I mean, from before pa yung Jewish culture, Jewish religion. Natin dito 3000 BC. And yung arrow dyan sa ilalim. 1000 BC. Israel. Israelites of Canaanite. Third time sa Buddha. Before Christ po yan.
Matthew 8, Jesus is crucified. So, bago si Jesus, meron ng Buddha. Islam. At napakabilis. Actually, hanggang ngayon, sobrang bilis din ang Islam. Mas mabilis pa yung growth niya sa Christianity. Kita niyo po yung violet at itong green ng mga Islam. Sobrang bilis yung naman. Kanahati siya. Northern part Islam, southern part Christians. So, yun po yung ano, 5 major religions po na meron tayo sa mundo ngayon. So, aside from them, meron pa iba-iba na mga minor religions, mga cults. So, pinakita ko po yung para po magkaroon tayo ng idea na kung paano simula pa noon yung mga tao nagkaroon ng religion and then paano siya nag-grow saan sa mundo. So, yun po yung pag-uusapan natin more sa mga susunod na weeks, and nakita po natin doon na Christianity tsaka Islam yung talagang parang naguunahan sa pag-grow, pagpaparami. So ano yung magiging impact nun sa atin bilang mga workers, bilang mga tinawag ng Lord for His Great Commission. So ano po yung role natin doon? Kasi just to give you an overview of things, ngayon ay 2022. So, kung nakita natin yung growth kanina no sa map, sa maaring in 2050, dahil sa bilis ng pag-grow ng Islam, dahil sila ay mas masipag sila kaysa sa atin. Pagdating ng 2050, mas marami na ang Muslim kaysa sa Kristiyano. So, ano po yung mga dapat po natin gawin? Kailangan na natin magising sa pagkakatulog sa ating Great Commission, no? Kailangan na ba nating mag-double time talaga? Dahil nga may ganoon tayong sinasabi ng experts na vision na ma-overtake na ng Islam ang Christianity. So ano po yung mga dapat nating gawin? So ilan lang po ito sa mga mapapag-usapan natin sa world religions. So nawa, ano po, excited po tayo sa ating mga i-discuss. And again, nawa po hindi po tayo ma-overwhelm, no? Isang paper lang po yun. Huwag po kayo masyadong ma-overwhelm. Okay lang po. Yan. Let's take it one step at a time. Ano po? So, PM nyo po ako after this. Siguro po ngayong week din. Kung ano po yung decision nyo. And I just want to encourage everyone na ipagpatuloy po nawa yung ano, yung credit natin, kasi sayang po talaga kung mag-stop tayo. Ano po, okay lang po, just PM me, or kung gusto niyo po ngayon may sabihin, and may puso si Mao. So bago po tayo maghiwa-hiwalay ngayong gabi, so na-miss natin si Pastora Linda, pwede po kayo po Pastora Linda ang mag closing prayer ngayong gabi. Tayo po'y manalangin. Father God, na laging nakatunghay sa amin sa gabing ito, patuloy na nagpapasalamat po kami at nagpupuri sa sama-sama naming pag-aaral.
patungkol sa Biblia. Maraming salamat po sa buhay namin, Pastora Lani, na siyang patuloy na ginagamit mong instrumento upang kami lumawak sa kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Maraming maraming salamat po sa bawat nakasama namin sa gabing ito. Nawa po ay makapagpatuloy ang bawat isa sa mga darating pang linggo. Patuloy na bigyan mo po ng wisdom ang bawat isa sa amin. At hayaan mo pong patuloy na maging bukas ang aming kaisipan. Patuloy na magkaroon kami ng mga visions na kung saan ay magagamit mo, O Lord, sa magagamit namin para sa iyong ministry sa pagpapalawak. Sa gabing ito, hayaan mo pong sama-sama namin na paselyuhan sa iyo ang panalangin ito at ang buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po ng maraming marami. Sa iyo lamang po ang papuri, pasasalamat, pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you po, Pastora Linda. God thank bless po, mga kapatid. Hallelujah. God bless po. Thank you po. God bless po. God bless.